Paano nga ba kami kumukuha ng panggastos for our personal expenses dito sa aming sari-sari store? Ito ay isang magandang katanungan para sa mga nagmamay-ari ng sari-sari store. Paano nga ba? So keep on watching! Everyone, hello mga kanegosyo, magandang araw po sa ating lahat. Welcome ulit sa channel namin. It's me, Ate Rose, ang tendera ng bayan. Napakagandang katanungan po kung paano nga ba kami kumukuha ng panggastos for our personal expenses nga dito sa aming sari-sari store. So, nailagay ko na sa thumbnail, napakalaking halaga na po ng expenses namin. So, alam na ng karamihan na itong aming sari-sari store, ito po yung aming a source of income. Kasi nga kami ni Kuya Dave ay wala po kaming ibang mapagkukunan kasi nga wala po kaming trabaho. So dito po nakasalalay lahat sa aming sari-sari store ang lahat po ng mga gastusin. Ito po ay isang katanungan ng organic viewers namin. Sisi, hindi ko na mahanap yung na-screenshot ko na tanong mo. So comment down below lang kung ikaw ba yan. Ito po yung kanyang tanong tulad ng sinabi ko sa inyo kung paano nga ba kami kumukuha ng panggastos. Okay, so sa ngayon po, napakalaki po ng expenses namin dahil dito po namin talaga kinukuha lahat-lahat. Okay, lumipat ako dito sa likod mga sisi. Ando na si Kuya Dave sa harapan kasi hindi ako matapos-tapos kasi maya-maya may bumibili. Okay, patuloy tayo. Bakit nga ba ang laki ng expenses ni Ate Rose at ni Kuya Dave? Okay, sasabihin na namin sa inyo kung ano yung mga expenses, personal expenses namin na dito namin kinukuha sa aming sari-sari store. Okay, so first ay tuition ni Kring. Ito talaga ang pinakamahalaga na expenses namin, tuition ni Kring. Si Kring ay fourth year architect student kasi 5 years po yung course niya. So fourth year siya ngayon, nasa private school po. Kaya sobrang mahal po, sobrang laki ng kanyang expenses. So, hindi ko na lang sasabihin sa inyo mga sisi. Okay, so next ay meron din po kaming mga bayarin sa kuryente and tubig. So yung ilaw namin ay umaabot siya ng 5,000 na ngayon. Kasi nga 5 yung ref namin, kasali na yung Selecta ice cream dito sa tindahan. And tubig, additional na po food, kasama na rin yan lahat-lahat na. So, may SSS din kami ni Kuya Dave. Isa-isa po kami mga sisi. So, meron din kaming pag-ibig. Ako ay pag-ibig 1. Kay Kuya Dave ay pag-ibig 2. So, ang pag-ibig 2 ay parang ano na namin yan, savings. Na after 5 years ay makukuha po namin yan. So, instead na sa bangko kami mag-ipon. So, sa pag-ibig na lang para pagdating ng 5 years ay malaki po yung kanyang tutubuin. So, pag-ibig 1 and pag-ibig 2. Yun po yung investment namin ni Kuya Dave. Aside po sa pag-ibig ay meron din kaming kinuha na health insurance na babayaran. Isa-isa din po kaming dalawa ni Kuya Dave. Hindi pwede nga siya lang or ako lang. So isa-isa po kami na in case po ng emergency na siyempre tao lang tayo pag magkasakit ay meron kaming covered na 500,000 per year po sa hospital pag kami po ay ma-admit. Yan po yung sinigurado talaga namin ni Kuya Dave na makuha. At least naman mga sisi ay parang kampante na tayo kasi nga sa panahon ngayon, 'di ba, pandemic, maraming mga sakit na dumarating. Hindi natin alam, hindi man natin hawak ang buhay natin, at least insured na po yung health insurance namin aside sa sila yung mag-provide sa billings at meron pa kaming makukuha na 1,000 a day po kung na-admit po. Kaya sinigurado po namin yan ni Kuya Dave. Kaya yan po yung isa sa napakalaking investment namin ngayon. Okay, so aside po dyan, meron din po kaming PhilHealth. So meron din po talaga kaming PhilHealth sa government. Maliit lang po yan pero malaki po yung maitulong in case of emergency. And meron din po kaming mga St. Peter's. Alam nyo naman siguro kung ano yung St. Peter's. And memorial plan na binabayaran. Okay, so before mga sisi ay meron din akong life insurance na Manulife po yung tawag. Before po, before ay nabanggit ko na ito sa inyo pero sa mga ngayon lang nakapanood, ayan, meron akong Manulife life insurance. So matagal ko nang natapos, siguro nasa 8 years na pero 5 years to pay lang po yan. Sa ngayon po ay pwede na ako makapag-withdraw
Pero hindi ko lang muna ginalaw yung pera kasi meron pa naman kaming mapagkukunan. In case po of emergency, ay meron na po akong makukuha. Okay, ang lahat po ng mga investment na yan ay tulad ng sinabi ko, habang kumikita pa po yung ating sari-sari store ay mag-invest po tayo at mag-ipon. Kasi nga, hindi po lahat ng panahon ay Pasko, hindi po lahat ng panahon ay kumikita tayo ng malaki. Katulad ngayon na may mga pandemic na dumarating, so medyo kumalma na po at tumumal. Pero kampante kami kasi nga meron kaming naiipon. Kaya nga kami ay may kasabihan na kapag may itinanim, meron talaga tayong aanihin. Okay, so dito na tayo sa pinakatanong, paano nga ba? Paano ko nga ba kinukuha yan? Paano ko nga ba? Okay, paano ba ako mag-manage? Paano ko ba kinukuha yan ng laking halaga? Bultuhan ba o paano nga ba? Okay, so ang ginagawa ni Ate Rose ninyo, everyday po ng sales namin ni Kuya Dave ay kumukuha po ako ng 10%. So kung magkano po yung sales namin, ang kinukuha ko po ay 10% lang. So sa 10% lang, pag maipon po yan ng isang buwan, yan na po ang sahod namin ni Kuya Dave. Yan na po yung sahod namin kung magkano ang aabutin. So, yan po yung ginagawa namin araw-araw, buwan-buwan hanggang taon. So, yan ang ginagawa ko after 1 month. So, yung nakuha ko na kabuuhan po ng kita namin, yung 1 month na kita, ay doon ko kinukuha yung mga expenses namin, yung mga bayarin, yung mga food, lahat-lahat-lahat. Sa awang ng Panginoon ay kasya pa rin po. Hanggang ngayon, thank you Lord. So, dyan po namin kinukuha. Nagsisave po ako araw-araw para after 1 month ay doon ko kinukuha nga. Pabalik-balik na lang ako. Yun po yung sahod namin ni Kuya Dave. Okay, nabanggit ko na 10% lang ang kinukuha ko araw-araw. Pero mga sisi, ang kikitain po ng isang sari-sari store ay hindi lang po talaga 10%. Nasa 15 to 20% po ang kikitain ng isang sari-sari store. Sa mga OFW ko na mga sisi dyan na may balak na magtayo ng isang sari-sari store, ito na po ang sagot ng inyong mga katanungan. Kaya ba tayong buhayin ng ating sari-sari store? Yes na yes po mga sisi, kayang-kaya po at pwede pa po tayong bumili kung ano po yung gusto natin. Basta ang mahalaga lang po si pagtiyaga, kailangan lang po talaga na marunong tayong mag-budget, hindi po basta-basta na magpapalabas po tayo ng pera kung hindi po kinakailangan. Yan lang po. So, 10% lang yung kinukuha ko para hindi po talaga magkakalbo yung aming tindahan. Kasi nga po, sabi ko, diba, 15 to 20%. So, ang remaining po na hindi ko kinukuha, yun na po yung mga nagpadagdag po ng aming tindahan. Ang aming tindahan ay tumagal na siya ng 20 years, pero nandito pa rin, nakikita nyo naman yung mga stock ko, ganun pa rin, kasi nga, yung kinukuha ko ay 10% lang, hindi ko siya inuubos. Halimbawa, yung kinikita natin ay 15 to 20%, so 10% lang yung kukunin natin, hindi pwedeng maglampas po yung ating expenses sa ating kikitain, kasi tayo ay, yung tindahan natin ay ma-bankrupt po. Ayan, pag sobra-sobra po yung expenses kaysa kinikita. Kaya ito lang po yung tandaan natin na sipag-tsaga lang po, diskarte, para po makamit po natin kung ano yung plan natin sa buhay. Ayan, sa pamamagitan po ng ating sari-sari store, malaking tulong po talaga ito sa katulad sa amin, lalong-lalo na ito. Ito lang po yung aming source of income. Okay mga sisi, ngayon alam nyo na ang secret namin ni Kuya Dave na marami pala kaming utang na babayaran, maraming expenses. Mga utang na pagdating sa panahon, kami po ay makikinabang. Okay, so siguro ito lang muna yung update natin for today. Kami ay may kasabihan na kapag may itinanim, may aanihin. Kapag may sinuksok, may madudukot. See you next vlogs po. Bye!